Wow. Yes. Okay, Mutia is a true Pinay beauty, yes. Right? She's representing the Philippines in the Supra International or National Competition in Belarus sometime this year, 2013. So, Mutia, hi. Hi. But I'm really curious to know more about you because, first of all, those dimples are natural. Yes. Thank you. Charm talaga, nice, cute. So, tell us about yung paano ka lumaki? You grew up saan? Sa Isabela? Yes, sa Isabela po. Mm-hmm. Kwento mo yung ano buhay mo nung bata ka pa. Ayun, nung bata pa, sobrang simple. Doon din ako lumaki, nag-aral. Mm-hmm. Tsaka, kaya wala akong masyadong hindi ako sanay sa mga maraming tao. Mm-hmm. Ngayon lang ko na-experience this year yung makaharap ako ng maraming tao. Kaya, medyo may kaba pa. Something new for you. Yes, so, paano ka nakarating sa Manila and did someone discover you? Or yes. Meron ba nag-encourage sa'yo? Something na may na-discover sa akin. And yun yung taga sa amin din. Pero may work siya dito sa Manila. Anong sabi niya sa'yo? May hinandal siyang pageant, which is dun na sumali din ako. Sa Isabela? Sa Isabela. Mm. Yun yung Miss Isabela. And then, nakuha ko naman yung crown ng Miss Isabela Turisen. Wow. Then doon kinausap niya yung nag-makeup sa akin. Pero hindi ako yung kinausap niya. Then sabi niya, huwag niyo muna siyang isasali ng national kasi ako yung mismo magsasali sa kanya, sa Manila. Mm-hmm. And then yun yung nag-start. Siguro 1 year ako naghintay na matupad yung sinabi niya. Mm-hmm. Nakukunin niya ako dito sa Manila. And then, na-excited ka naman yung sinabi niya na kukunin ka niya for yes, a pageant. Yes, pangarap ko talaga makapunta dito sa Manila. Oh, eh. Wow, 19 nice. Years old akong nakapunta dito. Dream come true. Yes, sobra. So dati hindi ka nagma-makeup, hindi ka nag-aayos ng sarili, ganyan. Yes po, lumalabas ako as in, dati wala akong makeup, sobrang simple lang ang suot ko. Yung pang ano lang talaga, kahit pang bahay na damit. Okay lang. But you look so exotic. So nice. You like your new look? I'm sure iniba mo yung hair mo, di ba? Yes, sobrang malaki yung pagbabago ko ngayon kumpara noon. Kasi yung si Mutia noon, as in wala siyang makeup, kahit pang bahay lang na damit, okay lang na lumabas. Ngayon kailangan nakaayos ang buhok, naka-makeup, kailangan din tingnan din yung pagsuot ng mga damit. Yung pag-alis mo, Mutia, ikwento mo kay Dayan. Ay, yung pag-alis ko. First time mo pumunta ng Manila. Naka-alis na siya sa family. Oh, okay. Yung parang maalaan ako kaya. Maumiyak parang kayo? Napaka-slow ng moment drama. Na yun. Parang drama. Kasi ayaw talaga ng parents kung umalis ako. Kasi, probinsyana nga daw ako, pagpunta ko ng Manila, itutuksin ako kasi wala nga daw akong alam. Mm-hmm. And then pumunta ako dito ng nat, wala. Sino kasama mo? Si yung brother ko. And then nag-travel kami, through land. Pamasahes lang meron kami. Yun yung wala kaming pambili ng pagkain. Really? And then bumili lang kami, yung binibenta, yung umakyat sila sa bus, mm-hmm. yung mga hindi, yung mga pastillas. Oh. Bumili kami ni Kuya ko ng mga tatlo para lang may makain lang. Pampalipas gutom. Pampalipas gutom hanggang sa makating kami dito sa Manila. Tapos? Hindi kami kumakain. Alam mo yun na, pag iniisip ko yun na sa ngayon, nanalo ako ng Pilipinas, ang dami kong mga na-realize na kailangan kong pagbutihin lahat kasi ang dami kong pinagdaanan na happy. Yes. Ang dami kong pinagdaanan na mahirap na buhay. Yun yung talagang pinaka-challenging sa akin, yung mawala ako sa mga family ko. Na sinakripisyo ko. Na dito nagpagkasakali ako. Na hindi ako nag-expect na tumakas. And yung nanalo ka? Yung nanalo ako. Sinasabi ng parents mo? Yung nanalo ako, yung mother ko sobrang buhiyak siya. Hindi niya na-expect. Lahat, nagsaya, lahat, halos buong Isabela, kasi proud na proud sila. I'm proud, my girl is from Isabela. Parang for the first time, nagkaroon ng isang disability na tulad ko, na tataguyan si Isabela. Kasi, Isabela is parang hidden parang yeah. Kasi hindi masyadong pinapakilala yung Isabela, hindi masyadong matunog. Yeah. Compare sa ibang mga parts. So, ano naman ang natutunan mo dito sa Maynila since you've been here? Ang dami kong natutunan kasi before sa province,
ayun nga, nasanay ako na andyan lang yung parents ko. Simple yung buhay lang. Na kapag may ano lang, siguro mo, sa... Nagtatrabaho ka na ba sa Isabela? Yes, nag-work na student din ako. And then, yun, yung simpleng buhay lang noon, na basta mayroon pagkain, yung kanin lang, okay na sa amin eh. Ngayon, dito sa Manila, marami ka palang ano, kailangan ano, pagtrabuhan sa lahat. Kasi, dito, dapat independent ka. Independent ka. Ang dami kong mga natutunan mag-isa, kailangan mong magtrabaho, magpansyaga, mag-sweet. So, sinong kasama mo dito sa Manila? A friend. Friend? Oo. Kaibigan na ano, na siya yung parang, alam mo yung umampon sa akin. Yeah, tinulungan niya akong ano. Kuya, kaloy mo ba ito? Ito kaloy mo? Yes, ito kaloy. Siya yung ano eh, parang nag-adop sa akin. Lahat, ginastasan niya ako. Wow. And then yun, yung gusto niya lang daw sa akin na ipakita mo lang sa akin na ano, kaya-kaya mo yung binibini. Kahit ganyan ka, kahit provincial ka na napakasimple, huwag mo lang i-down yung sarili mo. Kasi nung the very first time na nag-apak ako dito sa Manila, ganyan lang ako. Wala kang confidence. Wala akong confidence sa sarili. Ito interesting, my first time boyfriend siya, bagong-bago skin. Ngayon? Bago lang. Mutia, first time. O yan, ano ba sabi mo? May showbiz boys. Meron ka. At dito pala kayo sa Maynila. Kasi siya sa bagita sa lahat. Pati sa love life, pati sa nagka-boyfriend life. Nagka-boyfriend ka na dito sa Manila. Yes. Kaya po like glowing ka, super glowing. Siyempre ba din naman po, ano, noon kala ko, ano, hindi siya part sa sarili ko. Kasi parang, wala kang boyfriend sa Isabela. Wala. Dito lang, pero masaya pala. Nakakalagdag ng inspirasyon. Yes. So, my gosh, from dreaming to come to Manila, you're now going to Belarus. Yes. Dati, ano lang, yung gusto ko Manila lang. Oh. Ngayon, sobrang bilis sa atin yung wow. Amerika. So, God has really taken you to places you've never dreamed of. And she's studying Russian now so that she could speak to the people in Belarus. I'm gonna watch you. I'm gonna watch for your all for your career. Thank and I really you. Hope and pray that you'll be successful. Yes, because God you have a very amen. You have a very pure heart. Thank you. God loves that. Thank you. Nice.